This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Magandang gabi, my dear brothers and sisters. Ito po si Brother Dave and welcome po sa Come Follow Me Philippines. Itong week na to, pag-aaralan natin ang I should trust God's mercy, not my own righteousness. Ano nga ba pag sinabi nating magtiwala tayo sa Panginoon, sa kanyang awa? Sa akin, ano, kung siguro kung wala yung awa ng Panginoon, wala ako dito sa ngayon na ipag-usap sa inyo. Napakahalaga po ng awa ng Panginoon kasi siya yung nagtataguyod sa atin araw-araw ng buhay natin. Para ma-recognize natin na yung grasya ng Panginoon, yung awa niya is ina para sa atin magpatuloy sa buhay na to. Every day, pagising natin, no? Nabuhay pa tayo dahil sa awa ng Panginoon. Sa mga pagkukulang natin sa buhay, na yung Panginoon ay sinusustain niya tayo at hindi niya po tayo pinapabayaan. Sabi nga dito sa Lucas chapter 18, verse 9 to 14, isinalaysay rin niya ang talihagang ito sa ilan na nagtitiwala sa kanilang sarili, na sila'y matutuwid at hinahamak ang iba. No? Sa verse 9, ito ay para sa mga tao na feeling nila, no? Minsan tayo, feeling natin na tayo pinaka magaling, tayo pinaka tama, at yung iba ay mali. Sa 10, sinabi niya, dalawang lalaki ang pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa ay pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Ang pariseo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga mangingikil, mga di makatarungan, mga mangangalunya, ugaya man ng naniningil ng buwis na ito. Dalawang ulit akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo sa lahat ng aking kinikita. Subalit, ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, nanaog patungo sa kanyang bahay ang taong ito na inaring ganap sa halip na ang isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa. Ngunit, ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay itataas. Ito'y magandang kwento, no, ng sinalaysay ng ating Panginoon sa atin na inilagay niya sa isang parable. Na yung dalawang tao, yung isa doon is pariseo, na kinukutya niya yung maniningil ng buwis. Dahil na sabi niya, ako'y nagbabayad ng ikapo, ako'y hindi gumagawa ng ganito. Pero bakit kailangan pa niyang husgahan yung ibang tao? Yung maniningil naman ng buwis, di ba? Nagkakaroon siya ng guilt. No? Nalulungkot siya dahil sa mga kasalanan niya. At ang sabi niya nga sa sarili niya na ayaw niyang tumingin man lamang sa kanyang mga mata sa langit. Habi niya, yung hinihingi niya sa Panginoon ay mahabag lang sa kanya. Dahil siya isang makasalanan. Nire-recognize niya yung pagkakamali niya. Unlike dito sa isa na pariseo na hindi niya nire-recognize yung mga mali niya. Datapwat, nire-recognize niya yung mga success niya, kung paano siya naging matuwid. At minsan makita natin kung saan tayo dito sa dalawa. At nagsusumikap tayo. We are striving to be like Jesus, like our Savior. And dito na sinasabi na naway ma-recognize din natin yung mga pagkukulang natin. So ngayon, ano ba ibig sabihin ng pariseo? Kasi may dalawa dito eh. Yung pariseo at yung maniningil ng buwis. Yung pariseo, sinabi dito, a member of an ancient Jewish sect, distinguished by strict observance. Sila yung mga talagang sumusunod, no, sa law ni Moses. Sila yung mga masunurin na kinikip talaga nila yung batas ni Moses, batas ng Diyos.
of the traditional and written law, and commonly held to have pretentious to superior sanctify. O sila yung mga matataas pagdating sa scripture. Sila yung mga matatalino. Halos alam nila yung mga nakasulat, sinusunod nila. Pero isa yung hindi na sinusunod, yung pagmamahal. So anong naban yung publicans or maniningil ng buwis? Ito sila yung mga tax collector and were locked down upon with contempt. Ordinary taxes such as land taxes, sila yung naniningil, no? Literal na naniningil sila ng mga buwis, were collected by the Roman official. But toll taxes charged that vehicle drivers for transporting goods were usually collected by Jews under contract with the Romans. So, ba pupunta yung papasok yung ibang mga nagdadala ng mga produkto doon sa lugar nila. So, sila yung nangungulekta ng buwis doon. No? These collectors or publicans made a profit on that transaction. So, magkaroon sila ng pera dahil doon. So, mga Jewish sila. By their brothers and sisters, ano ba ibig sabihin ng self-righteous? Sinabi dito, is defined as one who is confident in his or her own righteousness. A self-righteous person also shows superiority above all others. Diba? Yung pagiging self-righteous daw, ay feeling niya siya na yung pinakamataas sa lahat. Especially if they have different opinion than theirs. Diba? Misa nakaka-experience tayo na pag-uusap lang, parang magkakamataya na dahil yung opinion ng isa ay hindi niya gusto. Yung parang hindi niya kayang irespeto yung opinion ng ibang, yung kasama niya o yung isang tao, at hindi niya kayang irespeto yung kausap niya. Kaya doon nagkakaano na, hindi, mali yung ginagawa, mali yung sinasabi mo, mali yung opinion mo. So nagkakaroon ng diskusyon. Okay lang yung mga diskusyon na nag-learn tayo, pero alam mo yung hindi na sila, bang, both of them are right, pero hindi sila magpapatalo asa sa huli. No, magtataasan ng boses, di ba? Yung mga debate, yun ang ganun. So, sinabi dito sa Isaiah chapter 64 verse 6, speaks of the righteousness of the people as filthy rags in the sight of God. Di ba? Yung pag tayo, feeling natin, alam na natin lahat. Tanungin natin yung sarili natin sa mata ng Diyos, no? Sa harapan ng Diyos, tayo ba'y karapat-dapat? Yung kaalaman ba natin is enough para ipagmayabang natin sa Kanya? But we are all as unclean thing, sabi nga sa Isaiah chapter 64 verse 6. And all our righteousness are filthy rags, and we all do fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. Ano yung kaya pagmalaki natin sa Panginoon? Ano yung kaya nating, para sa akin, ano, dito sa binasa natin, parang minsan nga pag limbawa, kunting hindi lang pagkakaintindihan, yung parang, ay, bakit mo ginaganito? Graduate ako ng doktor, graduate ako ng, yung parang yung profession kasama na dahil na gusto mo pakita sa kanya na mas superior ako sa'yo. Parang ganun, yung parang nagkaroon ng superiority complex na inferior ka lang, dito ka lang, no? Mataas yung inabot ko sa'yo. Yung parang ganun siya dahil natamaan yung ego natin. Usong-uso talaga yan. Mali lang yung spelling, talagang magagalit na, di ba? Kaya hindi masama yung kaalaman, yung success sa buhay, as far nagpapakumbaba tayo. Hindi yung habang marami tayong natutunan, nagiging mataas din yung ating pride, nagiging na-develop yung pagiging self-righteous natin sa ating mga sarili. Sabi nga dito sa Isaiah 64 verse 6, di ba, na tayo yung mga trapo sa harapan ng Diyos. Dahil kung hindi sa Kanya, wala tayo dito. Yung kaalaman na meron tayo, saan natin kinuha yun, di ba? So, ano ba yung mga symptoms ng pagiging self-righteous, my dear brothers and sisters? Isa dito, yung feeling walang bahid dungis. Feeling natin, wala tayong bahid dungis, wala tayong kasalanan. Mabasa natin yan sa 1 John chapter 1, verse 8. Kung sinasabi nating tayo walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili. At ang katotohanan ay wala sa atin. No, pag sinasabi natin wala akong kasalanan, no, pag-uusap, ang hirap nating humingi ng tawad. Minsan, even though na andun tayo sa posisyon or sa tama, intindihin din natin yung kausap natin. Siguro hindi niya alam yung kanang sinasabi. Sabi ng Panginoon, God forgives them, for they know not what they do.
Napatawarin yung sila, Ama, dahil hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Even though sa cellphone, di ba, sa pakikipag-text or chat, minsan nami-misinterpret natin, tapos natamaan yung pride natin, tapos magre-reply tayo na hindi maganda. Ano nagsisimula yung bangigan, yung pag-aaway, na nagsimula lang sa misunderstanding. So sabi nga ng Panginoon na pag tayo sinasabi natin sa ating salin na wala tayong kasalanan, ay dinadaya natin ang ating sarili. Yung pangalawa, ay tama sa lahat ng bagay. Feeling natin lahat ng bagay ay tama tayo. No, na hindi tayo nakakagawa ng kasalanan, di ba? Yung parang, mabawa, meron kayong diskusyon, anti pagkakaintindi yan, instead na isipin mo na, teka, baka may mali ako. Tinasabi natin sa ating sarili na, hindi, tama ako. Sa lahat ng bagay ay tama ako. Mababasa natin yan sa Lucas chapter 18 verse 12. At sinabi dito, makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinakamtan. Napaka-defensive natin, no? Nagbibigay ako ng ikapo twice a week. Nagbibigay ako ng ikapo, tapos nag-aayuno ako, nagpa-fasting ako every week pa. Tapos sinasabi natin yun sa ibang tao para ma-feel natin na ma-feel nila na, uy, grabe naman. Napaka-blessed ni brother, napaka-tama niya sa lahat ng bagay. At di lang yun, ano? Dahil naging tama yung feeling natin sa ating sarili, ay kinokondem natin yung ibang tao. Sinabi dito sa Lucas chapter 18 verse 12 na sinasabi niya na nag-ayuno ako twice a week. Tapos nagbibigay din ako ng ikapo. No? Marilita din sa panahon natin na yung bang napaka-depensive ng tao, nagtanong ka lang, lahat binibigay niya, sabihin mo sa sarili mo na, teka lang, nagtatanong lang naman ako, eh, bakit galit na yon, di ba? So, ikatlo, ito siya ay kinukumpara natin ang ating sarili sa iba. Kinukumpare natin yung sarili natin sa iba. Mabasa natin yan sa Lucas chapter 18, verse 11. At sinabi dito, ang Pariseo ay nakatayo at nalangin sa kanyang sarili na ganito, Diyos, pinasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao, na mga manlulupig, mga liko, mga mapangalunya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Diba? No, no-compare natin sa ating sarili, yung ating sarili sa iba, na tayo magaling, tayo'y nakakaangat sa kanila. Na halimbawa, makita natin yung ibang tao na mahirap sila, o hindi sila magaling makapagsalita sa during na binigyan sila ng pagkakataon na mag-speak sa sacrament meeting, di ba? Sasabihin natin, napakapangit naman ng salita niya, binabasa niya lang, hindi siya marunong magsalita. Yung parang ganun kinocompare, sasabihin natin sa ating sarili na, tulad ko, magaling ako magsalita, alam ko paano gumawa ng lesson, alam ko paano gumawa ng talk para na hindi naman nakakabagot sa mga nakikinig. Yung parang ganun yung sinasabi natin, na kinocompare natin yung ating sarili na tayo magaling at sila ay hindi. Yung ika-apat ay mapagkunwari. Ano ibig sabihin ng mapagkunwari? Sinabi sa Matthew chapter 23 verse 23, kahabag-habag kayo, mga iskriba at mga Pariseo, mga mapagkunwari, sapagkat nag-iikapo kayo ng yebarbena, ng anis at ng kameno, at inyong pinababayaan ang higit na mahalagang bagay ng kautusan, ang katarungan, ang habag, at ang mga pananampalataya. Subalit dapat sana ninyong gawin ang mga ito nang hindi pinabayaan ang iba. Di ba? Yung parang tinasabi natin na sinusunod ko yung mga kautosan ng Panginoon. Pero hindi naman tayo lumalabas para maggumawa ng ministering. Yung parang the way tayong mag-speak sa pulpit, napakahusay natin. The way tayong mag-speak doon sa ating Sunday school, napakahusay natin. No, parang lahat ng bagay napakahusay natin. Pero yung mga kapatid natin na naghihintay sa atin na bisitain natin, na mabigay tayo ng kalinga sa kanila, mabigay tayo ng tulong sa kanila sa abot ng ating mga kaya, ay hindi natin ginagawa. Kaya sabi ng Panginoon, mapagkunwari kayo kasi magaling kayong magsalita, pero yung mga puso nyo ay malayo sa akin. Yung mga puso nyo, bakit malayo sa Panginoon? Dahil nalilimutan nyo yung mga kapatid nyo na nangangailangan ng tulong. Yung ikalima, hindi nagtitiwala sa Diyos. Ano ba ibig sabihin ng hindi nagtitiwala sa Diyos? Sinabi nga niya sa John 15 verse 5, apart from me, you can do nothing. Kung wala yung Panginoon, wala tayong magagawa.
Diba? Sinasabi natin sa ating sarili na hindi ko na kailangan yung Panginoon. Makakatayo ako sa aking sarili kung wala yung Panginoon. Hindi ko na kailangan yung tulong galing sa itaas. Hindi ko na kailangan yung divine intervention. Kaya sabi ng Panginoon, apart from me, you can do nothing. Kung wala siya, wala tayo. Ako personally, no, sinasabi ko sa aking sarili, siguro kung walang atonement, sana ako ngayon. Kasi hindi ko mararamdaman yung pagsisisi, yung fulfillment ng pagsisisi kung hindi nagbayasala yung Panginoon. Yung resurrection. Na sinasabi niya na nabuhay ako mag-uli. Nanggaling ako sa aking ama at doon ay maraming mansyon. Dahil doon, alam natin na mayroong life after ng buhay natin sa mundong ito. Na mayroong pag-asa, mayroong kaluwalhatian, mayroong kasiyahan sa mundong darating. Diba? Dahil yun na paglagpasan ng ating Panginoon. Kung di tayo magtitiwala sa Kanya, ano tayo? Diba? Kaya napakaganda na magtiwala tayo sa Panginoon. Kasi yung mga taong self-righteous, hindi sila nagtitiwala sa Panginoon. Ngunit at tatapwat, sila'y nagtitiwala lang sa kanilang sarili. Yung ika-anim dito ay kinakaila ang biyaya ng Diyos. Minsan pag dumarating yung mga biyaya sa buhay natin, di natin nare-recognize. Sinasabi natin na ito'y sa aking pagsusumikap, ito'y dahil sa aking mga pagtatrabaho, no, sa aking pagod. Di natin nare-recognize na yung mga achievement natin sa buhay ay galing yun sa Panginoon. Mabasa natin ito sa Lucas chapter 15, verse 24 to 30. At sinabi dito, subalit nagalit siya at ayaw pumasok. Lumabas ang kanyang ama at siya'y pinakiusapan. No? Yung parang sinasabi natin sa ating sarili na ito yung story ng alibungang anak. Diba? Nung dumating yung alibungang anak sa bahay, ay tinanggap siya ng kanyang ama ng walang pagdududa. At binihisan siya nito at pinakain at nagano pa, nagkaroon ng kasiyahan. At sabi ng nakatanang kapatid, since pagkabata ko, ay hindi mo ako pinagawa ng ganito, no, ng kasiyahan. Sabi ng ama na buong kayamanan ko ay sa'yo. Pero yung kapatid mo na namatay ay nabuhay na mag-uli. Siya ay nawala at nakita. Dito natin makikita na huwag natin ikaila yung biyaya ng Diyos na dumarating sa buhay. Subalit sumagot ang kanyang ama, tingnan mo, maraming taon nang ako'y naglilingkod sa'yo. At kailanman hindi ako sumuway sa inyong utos. Gayunman, ay hindi mo ako binigyan kailanman ng kahit isang batang kambing upang makipagsaya sa aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak mong ito, nalumustay ng iyong kabuhayan. Sama sa samang babae, ay pinapatay mo pa siya ng pinatabang goya. Diba? Ito yung sinasabi ko kanina na dapat i-accept natin yung grace kasi yung ama ay pinatawad niya yung kanyang anak na bumalik. Tayo din, magkaroon tayo ng pagpatawad sa ating kapwa. Magkaroon tayo ng ang grace. No? Tanggapin natin yung grasya ng Panginoon. Huwag tayong tumingin na yung awa, yung grasya ng Panginoon na ibinibigay sa atin. Huwag tayong magiging huwag ating tanggihan. So ito yung mga ways na para malaman natin na, teka, baka mayroon akong symptoms ng pagiging self-righteous sa aking sarili tulad ng Pariseo. My dear brothers, maraming salamat sa pagsama sa araw na ito. And this week, marami akong na-enjoy ko kasi ng Saturday, nag-attend po kami ng institute. At doon, marami kaming natutunan. Kasi minsan, my dear brothers, dahil sa sobrang busy natin sa buhay, ay nakakaligtaan na natin na magbigay tuon din sa kanya. Handaan lang natin, my dear brothers, kung ano ba yung layunin natin sa mundong ito. Bakit tayo nandito? At saan tayo papunta? No, yung buhay natin dito is to enjoy and to celebrate with God. Maganda pag kasama natin siya at maganda na kasama natin yung mga members na yung kasama na nakipagkuntuhan tayo sa kanila, nakapag-share tayo ng ating mga thoughts and nalalayo tayo sa mga temptasyon at naging matibay tayo sa mga challenges and temptation na dumarating sa buhay natin. At tuwing linggo ay nagsisimba tayo. Parang naisip ko, ano, yung parang yung routine mo na during Saturday, ating ka ng meeting, ating ka ng institute, pagka Sunday, ating ka sa church, pagka hapon, is nagbe-ministering tayo. Yung parang 2 days na yan na ilalaan natin sa Panginoon, yung Monday to Friday is mas more natin nag-i-excite na sana Saturday na. So yung buhay natin nagiging magaan siya. Yung trabaho natin nagiging madali siya. Kasi ang mindset natin is busy ako sa gawain ng Diyos. So parang excited tayo sa lahat ng bagay, bawat kapwa temporal at spiritual. Naniniwala ako, my dear brothers and sisters, na
hindi lamang tayo mabubuhay sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos. I-balance natin yung sa ating sarili, both temporal and spiritual. Tandaan natin na yung buhay natin dito is paghahanda para sa pagdating ng Panginoon. Sabi nga niya na a time is at hand, hindi natin alam kung kailan, pero madali na lang. Sabi nga doon, yung maiksi na lang yung panahon. Hindi natin alam kailan sa darating. Pero how about pag dumating siya? Are we ready to face Him? And handa ba tayo na haggan siya? Are we not the Pharisee na mayroong self-righteous sa ating sarili na, God, maliligtas ako kahit na ano pa, kasi ikiklaim natin dahil anak niya tayo, dahil mga anak niya tayo, dahil karapatan natin, no? So, sabi ng Panginoon, di ko kayo kilala. Hindi ko kayo kilala dahil yung tupa ko ay nakikinig sa aking salita. My dear brothers and sisters, magtulungan po tayo. Ako, hindi po ako magiging magpapatuloy sa paglakad, sa gawain ng Panginoon and sa pagtaak sa daan na inihanda niya, kundi din sa tulong ng bawat membro, nagpapalakas din sa akin. Hindi ko po kaya itong mag-isa. Kailangan ko po ng mga members, kailangan ko po ng tulong ng Panginoon, ng pamilya ko at mga kaibigan ko. So, mahal po tayo ng Panginoon. Eh, dahil mahal niya tayo, ay gusto niya na mapabuti po tayo. And sundin natin siya. Kasi yung daan niya is challenging, pero worth it in the end. Dahil doon, ma-enjoy natin yung bawat lakad natin. And alam ko po, sa ibinagi ko ngayon is totoo siya. At iniwan ko sa pangalan ni Jesus Christ. Amen.